Tayo niyo yun. Mahina na nga ang mga vloggers nila. Mahina na rin ang mga ebidensya nila. Naghatawag pa sila ng mga gustong magsinungaling. O, di ba? Mga PDL na nga, pinagsisinungaling na nila. Ay gusto pa nila. Yung mga kanya mga manunood, gusto rin magsinungaling sila. Ay di, wow. O, magsama-sama kayong lahat. Kaya mas maganda dyan, magsama-sama kayong lahat para pag niribat ko kayo, isang tuhog ko lang kayo lahat. So, what's up sa mga karilto katito na naman po ulit si Kuya BAET. At syempre, shoutout po sa ating mga kababayan around the world at ang ating mga mahal na OFW. At syempre, ikaw, alright. Ayan, mga karilto. Ito, na-miss ko to eh. Ayan, ba't ka lagi dito nasisira ang aking, ano, ang aking B8. Pero anyway, mga karilto ito. Anong daw siyang follow-up, mga karilto? Eh di, wow. Nami-miss ko to eh, ating reaction ng tong kanya mga sinasabi, ano. Reaction na natin tong kwento na naman niya. Pakinggan natin ha, mga kariltok. At ating i-rebat na naman ang kanya mga sinasabi. Sarap nito kasing i-rebat. Let's go. At so tingin ko marami tayong mapag-usapan. At ito po si Atty. Toto Causing. Ito po ang aking programa na Katotohanan. Katotohanan. Galit sa'yo yung B8 ko. Binubo ka. Katotohanan daw, mga karilto. Ay, di pakinggan natin ang kanyang katotohanan. Walang kasinungalingan niya na Atty. Causing, ha? Let's go. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay siyempre pa follow-up tungkol doon sa Percy Lapid case na pagpa kung saan ay ang aming ebidensya ay nagtuturo na si walang iba kundi si Mr. Bantag ang nagpapapatay kay Percy Lapid at nadamay pa itong middleman na si John Villamor. So, ngayon, bago ang una kong topic dito ay ganito. Kanina po, pinawalang sala ng Regional Trial Court Manila, Branch 42, na si Judge Dina Topacio, na misis ni Attorney Ferdy Topacio, si Sandra Cam. Siguro, familiar kayo sa pangalan ni Sandra Cam. Hindi eh. Sino ba yan Sandra Cam? Hindi yata ako updated dyan, Attorney Causing ha. Ano namang connection dito kay General Bantag? At siya ay pinawalang sala at ang kanyang anak ay pinawalang sala rin sa akusasyon na sila ang nagpapatay doon sa Vice Mayor na si Yanson sa Batuan, Masbate. So ang sinabi ng korte ay kulang daw ang ebidensya laban sa kanila. So ngayon, gusto ko ihalin tulad ito sa kaso kay Bantag ngayon. Hmm? Kasi kung... Bakit mo naman ihalin tulad kay General Bantag? Ang dami mo talagang kwento ah. Tuloy natin. Makikita mo ito, kung talagang dinidiin ni Bantag na wala siyang kasalanan, ay pwede niyang gagayahin yung tapang ni Sandra Cam na nag-surrender pa nga. At saka yung tapang ng anak ni Sandra Cam na kung saan ay kanilang dinidiin na inosente sila pero lumaban sila sa kaso. Halos magkapariha po yung sitwasyon ng kaso ni Sandra Cam at ni Bantag. Kay Sandra Cam po na kwento ay ganito. Kinasuhan po niyan ng Manila Police, ang National Bureau of Investigation, ay ang apat na tao na sumasakay o nahuling nakasakay sa isang van na nahuli sa CCTV na siyang tumatakbo pagkatapos pinatay binaril ang Vice Mayor ng Batuan, Masbate na si Charlie Yuson III. So, kumakain noong October 2019 si Mayor Yuson, Vice Mayor Yuson. Si Vice Mayor Yuson po ay kumakain doon sa Sampaloc, Manila. At habang kumakain kasama niya yung kanyang bodyguard, ay pinagbabaril sila patay si Vice Mayor Yuson. At ang galing niya magkwento ano, parang nandoon siya. At ni Causing, andun ka ba nang magkabarilan? Alam na alam mo ang detalye. Ituloy natin ha. Nahuli sa CCTV ang isang sasakyan na kung saan ang sakay noon ay apat na tao. At ang apat na tao ay si Nelson Cambaya, si Junel Gomez, si Juanito de Luna, si Rido de la Cruz, at saka si Bradford Solis. So ngayon, ang anak ni Sandra Cam na kinasuhan din ng murder sa pagpatay kay Vice Mayor Charlie Yuson III ay si Marco Martin Cam. So ngayon, nangyari itong pagpapatay noong October 18, 2019, pagkatapos na matalo sa eleksyon yung anak ni Sandra Cam na si Michael at si Marco Martin, natalo sa eleksyon sa pagpatakbo ng eleksyon ng pag-Vice Mayor at ang nanalo si Charlie Yuson III. So ngayon,
ang tinutukoy ng pamilya Yuson na nagpapatay ay walang iba kundi si Sandra Cam, na dati noon na whistleblower laban sa Huweteng at laban din kay Irap noon, at siyang incumbent na board of director member sa Philippine Charity Statistics Office. Noong panahon na yon ay tinuro sila at sumagot sila, impre sila, sumagot sila kagad ng counter affidavit, hindi gaya ni Bantag na hindi sumagot, kundi hanggang ngayon nag-inhibition pa. Si Sandra Cam naman ay hindi nag-file ng inhibition, dumiritso siya sa ayon sa kanyang abogado, nagsumite sila ng kinatawag na counter affidavit. Ngayon, kung bakit medyo isa pang dahilan kung bakit malapit itong istorya sa akin, kasi nung panahon na yon sa kasong yan, nagpalabas ng kwento yung Diyaryong Hataw at saka Police Files Tonight, na kung saan kasama si Capercy Lapid ang nagkwento niyan ng balita na tinuturo si Mrs. Cam at ang kanyang anak na siyang utak sa likod sa pagpapatay kay Charlie Yuson III. Ngayon, dahil doon sa nasulat ni Percy Lapid, at totoo naman yon at sila nga tinuturo, kasama si Jerry Yap na boss namin ni Percy Lapid na patay na rin hanggang ngayon, kasama rin si Mr. Joey Venancio na siyang editor ng Police Files Tonight, ay kinasuhan ni Sandra Cam at saka ni Marco Martin Cam ng libel. At naipanalo ko rin ang libel case na ni na Percy Lapid, Jerry Yap at saka ni Joey Venancio. So, aha, okay mga karito. Naiisip nyo ang naiisip ko? Ibig sabihin yon, nag-file ng libel yung sinasabi nila Percy Lapid na pumatay. Yun ba yung pagkakaintindi ko dito? Diba? Naipanalo daw ni Atty. Causing. Mm-hmm. Parang, ano kaya Atty. Causing? Kaya mo siguro ikinokonekta yun at sinasabi mong parang katulad ng kaso ni General Bantag, hindi kaya naman yan Atty. Causing baka naman sila ang may konektado sa pagkamatay ni Percy Lapid. Meron palang kaso ha, na sinampa sa kanila dahil siguro binabanatan ni Percy ang itinuturo ay yung sinasabi mo na pumatay. Hmm. Okay, sige, pakinggan pa natin mga karil-talk. Mukhang interesting to mga karil-talk eh. Ikaw Atty. Causing, alam mo, dapat ikaw na lang ang naging attorney ni Percy ng Mabasa Family. Sigurado, wala na. Wala man lang kahit sinong titindigan ng balahibo. 'Di ba? Eh parang ano eh. Ewan ko ba, spokesperson. Hindi ito spokesperson eh. Ito ay Tolitz person ng Mabasa. Tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti mga kariltok ha. Parang may konektado ha. Baka ito yung konektado na to. Malay natin, hindi natin alam mga kariltok ha. Wala tayong sinasabi. Pero parang nanggagaling sa bibig niya na may connection sa sampahan ng libel. So ibig sabihin nun, siguro maraming sinabi si Percy na kinasuhan siya ng libel nung Cam o kung sino man yon, hindi ko alam eh. O, di ba mga kariltok? Tuloy natin. So, isa rin yun sa mga kasong libel na aking nahawakan kung saan na ipanalo ko rin si Mr. Percy Lapid. So, natuloy ang tapang ni Sandra Cam na nanindigan na sila ay inosente. Nagkaroon ng paglilitis, presentasyon ng ebidensya, at lumalabas ngayon, lahat sila, pati yung tinuturo na apat na gunmen ay absuelto. Ang rason ng korte na ni Manila RTC Branch Judge Dina Aguilar Topacio, na ang pagkakaalam ko asawa po siya ni Attorney Ferdy Topacio ng Branch 41 o 42 ng Regional Trial Court ng Manila, at ang sabi, kulang daw ang ebidensya. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na makukonvict na sila sapagkat ang ebidensya lang ata na ipresenta, yan lang yung nahuli cam, nahuli ng CCTV, yung sasakyan na pinaniniwalaan na iyon ang sasakyan na tumakbo daw galing doon sa pagpatay kay Mr. Charlie Yuson III. So ito mga karilto, ano? Parang mayroong konektado rin eh. Alam nyo kung bakit? Ngayon lang natapos yung kaso. Ibig sabihin yun, ngayon lang nahatulan. So, namatay si Percy, October. Di ba? Hmm. Wala nang ibang ebidensya. Ay si Percy na itinuturo ay itong mga cam. O, di ba? So, isang tingnan natin yung mga karilto. Kasi biglang na
na walang sala kasi walang ebidensya. O, di ba? Medyo itong sinabi ni Attorney Causing, medyo parang meron din siyang parang meaning dito tungkol dun sa kaso na nangyari ng Cam at saka dun sa pinatay na Vice Mayor. Opinion lang to mga karilto. Di ba? So yun lang ang maiisip natin sa sinabi ni Attorney Causing. Yun naman naiisip ko. O, di ba? Nagkameron ng kaso eh. So, ibig sabihin yun, medyo malalim ang mga sinabi ni Ka Percy tungkol dun sa Cam dahil nabigyan siya ng pabalik na kaso ng libel. O, take note po yan, mga karilto. Di ba? So, yan po, binablog ko ngayon para naman sana marinig naman ni Mr. Bantag na huwag kang matakot. Kung talaga... Ibig sabihin nyo, Atty. Causing, dahil hindi lang dinala sa inyo o sa DOJ, takot na. Ganun ba? Wow! Lupet mo, ha? Mapatawa si Atty. Causing. So, ang ebidensya nila, yung nakita lang daw sa CCTV. Pero kayo, ano bang ebidensya nyo? Matanong ko lang, Atty. Causing, ano bang ebidensya na meron kayo? Diba? Yun lang eh. Yung mga PDL na nagsalita ng mga kriminal mismo. Yun ang ebidensya nyo. Okay. Amo, nabubuka talaga ng aking BAET. Tuloy natin mga karito. Talaga naniniwala ka na innocent ka, ay dapat hindi ka natatakot dito sa labanan ito. Diba? Ganun lang po yan kasimple. Ito, didiretsyoin ko lang si Atty. Causing dito. Ha? Siguro ikaw lang ang nagsasabing natatakot si General Bantag sa labanan ito. Kung kami nga, yung mga sumusuporta, ay hindi takot para iribat ka, para hanapin ang katotohanan, para reaksyonan at bigyan ng opinion kayo. Sila General Katapang, Secretary Rimulya, ikaw, at yung mga ibang bumabanat. O, di ba? kung hindi ka natatakot, eh dapat i-withdrawin mo na yung inhibition mo, magsumite ka na ng iyong counter affidavit at para malaman naman natin kung paano ba talaga, kung ikaw ba talaga ay walang kasalanan kagad. Ano ba naman to? Kaya ako tuwan-tuwa pag ito ang nire-rebut ko eh, si Atty. Causing. O diba, akalain mo ngayon, mananawagan na i-ano yung i-atras yung inhibition. Tapos mag-submit na ng counter affidavit. Ano ba to, Atty. Causing? Ikaw, ano ba mga tinitira mo dyan, ha? Papatawa ka ata. Seryosohin ka namin ngayon, Atty. Causing. Gusto mong ipa-withdraw yung innovation. Tapos magsampa ng counter affidavit dyan sa DOJ. Na mismo dyan ang lutuan. O, di ba? O, talaga. Halatang halata ka. Ikaw, Atty. Causing, kung hindi ka titigil ng kagaganyan sa social media, ay mabubulgar na ang katotohanan. Oh, mismo sa'yo nang gagaling ang mga ikinukwento mo. Ngayon, nag-aalanganin ba kayo? Oh. Ngayon, naano yun. Tawa, alam nyo mga karilto ka, no? Itong ginagawa niya is, hindi na to yung ano eh, hindi na katotohanan ang inaano niya eh, kundi, nang be-brain. Nag-aano siya, nag-be-brainwash ng pag-iisip ng tao. Yun ang katotohanan. Oh, nasubukan niya nang pasukuin si Sir Solueta. Tapos yung dalawang magkapatid na Dimokulangan, nanawagan. Oh, 'di ba? Tapos ngayon nananawagan ka ulit? Ay nako. Ano na lang ang sasabihin sa iyo ng ating mga solid followers dito? At yung mga sumusuporta kay General Bantag. Dapat ikaw na lang ang attorney. Mag-attorney ka na lang, magpresenta ka. At sigurado kami ikaw walang katakot-takot. Tatawanan namin. 'Di ba? Ewan ko ba kung anong nangyari dito. Tuloy natin. Gusto ang nakakaano doon ano? Talagang gusto nilang dalhin dito sa DOJ. Halatang halata eh, oh. 'Di ba? So sana dapat napapanood din 'to ng mga ombudsman, 'yan. Dapat mapanood din ng mga iba 'to para malaman kung ano ang sinasabi ni Atty. Causing. 'Di ba? Tuloy natin.
mas maganda, mas maaga, madiklara ka na walang sala. Kaysa yung antay mo pa na katagal-tagal ang kaso dahil sa ginagawa mong motion to inhibit. So, pag sa ganun, pangyayari, edi, mas maganda pa katutulan, advice ko lang sa iyo, kung talagang wala kang kasalanan, kasi ikaw naniwala ka naman sa sinasabi ng isang NBA agent na nag-imbestiga. Eto! Eto rin yung pwede namin sabihin sa iyo, Attorney Kausing. Bakit kaya, bakit gustong-gusto nyong dalhin sa DOJ ang kaso? Bakit ngayon? Kasasabi mo lang na ibinasura ang innovation. Tapos ngayon, mananawagan ka, naiurong. Anong kalokohan to? Na paghahalata ka dyan, na kayo ang kulang-kulang. Oh, di ba? Yun ang katotohanan eh. Na hindi ka naman talaga naituro. O aminin namin sa pamilya mabasa na wala pong ebidensya na nagsasabi na direktamente na ikaw ay nakita na nag-uutos na tayin si Copper si Lapid. Totoo naman po yan. Palakmahan natin to. Winner! Ayan, mga kaligtok, i-share nyo to. Buisit! Nanggaling na sa bibig niya na wala. Oh, kita nyo, wala. Walang ebidensya na nagtuturo na makakapagsabing siya ang nag-utos. Kita mo, Atty. Kausing? Ano ba yan? Sinasadya mo ba yan para pagpiestahan namin? O sinasadya mo talagang gusto mong ganyanin ang mga tao? Hindi nyo na kami magaganyan. Sa style na ganyan. Ito pwedeng maging mga kariltok eh. Para itong pain, mga kariltok. Kung sasakay kayo, mahuhulog kayo. Diba? Katulad ng ginagawa natin ngayon. Pero mismo, nanggagaling sa kanya. Diba? So, iniriribat lang natin yung sinasabi niya. Pero once na maniniwala ka sa sinasabi nito, nagiging pain yung sinasabi niya. Naku, ito si Kakausing, oh. Palakpakan natin ng mabuti. Oh. Yan ba ang gusto mong ipangalat namin na mismo nanggaling na sa'yo? Oh. Yan ka. Yan tayo. Kaya pala si Secretary Rimulya, nung in-interview na kasama si Katapang, speechless na. Hindi na nagsasalita. I don't know why. Diba? Pero tuloy natin, bibigyan din natin ang reaction niyo, mga karilto. Pero, ang problema mo lang ay kahit na ganun pa man sinabi, ang tinutukoy mo yung nagsabi sa'yo niyan ay walang iba kundi si ang ahente ng National Bureau. Walang pero-pero dito. Nabanggit mo na. Hindi mo pwedeng lagyan ng pero. Dahil yun din ang paniniwala ng taong bayan. Yun ang paniniwala namin mula na nagsimula to. Diba? Oh. Ay, grabe to. Sarap ah. Bureau of Investigation. So, kung ang ahente ng National Bureau of Investigation ang sabi sa'yo niyan, ibig sabihin ay dapat hindi ka natatakot, di ba? Ganun lang po kasimple yan. So, kung hindi... Ganun kasimple. Bakit? Sino ba may sabing natatakot si General Bantag? meron bang nakakapagsabi na natatakot si General Bantag para harapin yan? Di ba hinaharap naman niya? Oh. Wag lang dun. Kung saan yung niluluto para mabaligtad lahat. Huwag mo nang i-deny, Atty. Kausing. Ikaw, Atty. Ka, at dapat alam mo yan. Kung iaano mo yung usapang kung bakit na-absuelto ang anak ni Secretary Rimulya, ikaw ang Atty., dapat alam mo kung paano mo sasabihin ang tunay ng proseso ng batas. Sinasabi mo yon pero sablay. Yung paniniwala mo, nandun pa rin. Kahit alam mo mismo na merong pagdududa dyan sa nangyaring absuelto. O, di ba? Huwag mo yung pagpipilitan sa amin. Ikaw kaya ka namin nire-rebat kasi nagpapakalat ka ng mga balita mo, na kwento-kwento mo, na hindi maintindihan ng tao. Hindi lang hindi maintindihan, kundi marami kang sinasabi. Di ba? Hindi ka natatakot. Sabi pala, nagbabaibang ka pa sa lahat ng vlogger mo kasi ang labanan po, Mr. Bantag, ay hindi po sa vlog. Sa totoo lang, inaamin namin mas marami ang naniniwala sa vlogging ng mga vloggers mo para sa'yo. Yun ang pinaka-problema talaga namin. Hindi problema ninyo yon. Ang problema nyo, kayo. Kayo mismo ang problema, hindi problema ng mga Bantag vloggers o yung mga sumusuporta kay General Bantag. Oh, di ba? Katulad ko, iniriribat ko lang yung sinasabi mo na nanggagaling lahat sa'yo. At kung ano yung lumalabas. Oh, di ba? Oh. Sabi mo katotohanan. Oh. Ngayon, pwede kitang paniwalaan dyan sa katotohanan mo dahil sinabi mo mismo na wala talagang ebidensya na nagko-connect kay General Bantag. Matagal na namin sinasabi yan.
ayaw nyo lang ilabas at ayaw nyo sabihin. Oh, di ba? Kaya lahat na lamang ng mga pagkakataon na kailangan nyong gamitin, ginagamit nyo. Ultimo, pati yung mga kriminal, pinaggagamit nyo. Oh. Sa palagay nyo, ang taong bayan maniniwala pa sa nangyayaring justice ngayon? Sabi mo nga, may sinabi ka, never my dead body. Papaputol ko ulo namin. Yan ang mga sabi mo, di ba? O, tuloy natin. Pero kahit ganun pa man, ay naniniwala kami, kaya nakatotohanan ang aming dala, kaya patuloy po kami nagbablog, kasama na dyan si Batang Maynila 2H, kasama dyan si Atty. Enzo Recto o Atty. Ricky Tumuturgo, kasama din dyan si SD Pichay, kasama rin dyan si Divina Apostol, kasama rin dyan ngayon na si Super Mamshi, kasama rin dyan si OFW for Lenny, no? Kasama rin dyan si Roy FM Vlogs, kasama rin si Roy Mabasa, kasama rin si Batang Mister sa Totoo Lang To. So, at least, dumalas, nakikita ko, marami na rin ang gusto ko, lahat kayo na nakikinig sa akin, gusto ko po ay magsagawa rin kayo ng inyong channel at sabay-sabay tayo mag-vlog lahat para mas marami na tayong kakampihan para sa katotohanan. Alright, ito, dito ako natawa mga karito. Nagsabi ng mga vloggers, yung mga vloggers nyo, ha? Yung mga vloggers nyo, baka yung mga yan, yung mga pinagbabanggit mo mga pangalan na yan, kulang pa lang yan, sa akin pa lamang yung mga yan kulang. Kaya lang, hindi ko sila binibigyan ng reaction kasi ikaw ang talagang gustong-gusto ko dahil mayroon kaming nakukuha mga impormasyon sa'yo na sinasabi mo. Pero yung mga sinabi mong yan, ako, madaling basagin lahat yung mga yan kung tutusin. Puro sila, parang kayo, kulang-kulang. Akala mo sobrang lilinis at gagaling. Diba? Dito sa harap na to, hindi masyadong kailangan nito. Ang kailangan nito, puso. Puso. Isa puso mo ang ginagawa mo. Hindi yung dahil lang sa yung iba, para lang magkamero ng views, lalagyan na lang ng kwento ang sinasabi. Lalagyan ng mga pahaging na wala namang katuturan o katotohanan. O, diba? Diyan kayo magaling sa mga clickbait. Sa mga title na wow. Para sabihin, uy, oh nga, ano, para maging ano. Yan yun eh. Tapos ngayon, nagtatawag ka pa ng mga nanonood sa'yo. Mag-vlogs din. Ay, di, wow. Papatawa talaga ito. Ay, grabe. Pasensya na kayo, tatagal to mga karilitok. Pero ang sarap, iribat nito. Talaga. Basag na basag sa atin to. Ay, nako. Yung mga sinabi nito mga vloggers, meron ako mga pinapaniwalaan doon basta hindi tungkol kay General Bantag. Katulad ni Atty. Enzo. Pag hindi tungkol kay Bantag at yung katulad ng inano ko sa kanya, na yung kay Rimulya, sa anak ni Secretary Rimulya, pwede ko siya paniwalaan doon sa kanyang mga vlogs na yon. Pero pag doon kay tungkol kay General Bantag, ay hindi kami magkakasundo rin noon. O, di ba? Hindi dahil binigyan kita ng reaction, ibig sabihin na yon, friends tayo. Ay, nako, aywan ko sa mga to, mga karilitok. Talagang, ano, gusto nyo pa bang ituloy? Ang haba na naman eh. O, sige, tuloy natin ng konti pa, ha? Tapos tapusin na natin. Ngayon, bago ako magpapatuloy, ay nais kong i-shoutout ang congressman namin sa South Cotabato 2nd District. Ay, nako. Na si Peter. Ay, natin. Forward natin, baka meron pang maganda-ganda dito. So, mga karilitok, dito na natin tapusin at mahaba na naman ang kwento nitong kwentong walang wenta. Ayan na naman tayo, mga karilitok. So mga karilitok, siguro narinig niyo na yung ating ribat sa kanya, no? Ako naniniwala sa sinabi niya, yung isa lang ang paniniwalaan ko doon, yung sinabi niyang wala talagang nagda-direct link kay General Bantag para mag-utos na ipapatay si Kapersi. Yan ang sinabi mismo ni at pinaniniwalaan ko 'yon at dati ko pa naman pinaniniwalaan 'yon. Kulang-kulang mga karilitok. Talagang ito na yung sinabi ko kanina mga karilitok, ano? Parang ito'y pain. Yan. Hayaan mo magdadakdak diyan sa social media. Isa na rin yan mga karilitok, siguro talagang ito, social media eh. So kailangan mong gumawa ng issue, kailangan mong gumawa ng mga salita para panoodin ka o di kaya naman i-reaction ka. Normal yon. Pero ito, kaya natin inire-rebat to para sa katotohanan. Inire-rebat natin to para malaman natin kung ano ang totoo. Inire-rebat ko to dahil mas marami siyang sinasabi na lumalabas mismo, dumudula sa kanyang mga dila. O diba? Eh kung yun yung Secretary Rimulya, close, basta tungkol kay Bantag. O, diba? Hindi na nagsasalita. So, yun mga karilitok, kayo nang bahalang
lumamutak na naman dito sa comment. Bahala na kayo dito. Oh. Ang dami ko ngang hindi na ano dito eh, kasi puro na lang kasing kwento na walang kwentang mga sinasabi nito eh. Kaya hindi ko na rin pinagpapansin. Pero ngayon dahil lang may maganda siyang sinabi dito, ay talagang kailangan ng kumpansinin. Oh, di ba? So ayan. Nagtatawag na doon sa mga solid followers natin diyan, solid followers ko, baka gusto niyo mag-vlog. Baka may pasweldo si Attorney Kausing. sa mga tutulong na mag-vlog. Ay nako, akalain. So yun lang mga karito kat, ito na naman po ulit si Kuya Bayet at ang laging sinasabi, magkikita at magkikita po tayo dito sa patasulok ng kamerang ito. At lagi pong tatandaan, keep safe and stay healthy po. Babayo.